Tabi-tabi muna ang mga matatanda dahil umeeksena na itong mga bata. Munting tinig ngayon di na pilit sapagkat kids ang bida sa Radyo Pulilit! Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Sa mga kaibigan nating ayutagin mo yung hapon tong ninjong tanan. Kayo ho ba'y mahilig makinig ng drama sa radyo? Hindi ba talaga namang nakakadala ang mga tinig at sound effects na naririnig sa bawat eksena? Dati ho, mga matatanda lamang ang pumapapil sa mga dula sa radyo. At sila na rin yung nagboboses bata. Pero ngayon, aba, hindi na ho patatalo ang mga totoong bata. Dahil sila na mismo ang umeeksena sa Radyo Bulilit. Kung dati-rati ay nangangailangan pa ng matatanda para magboses bata sa bawat drama o komedyang ating napapakinggan sa radyo, ngayon, meron na talagang mga bata na siyang nagbibigay buhay sa iba't ibang karakter sa mga istoryang isinasadula. Tulad na lamang ang grupong ito na umeeksena sa programang Barkadahan sa DZMM AM Radio. They are very intelligent kids, no? At they started with me. Ever since we started the show, may potential sila sa drama, sa dubbing. Tay, tay, alam mo yung kalaro ko, nagbigay lang ng abuloy sa kulubi. Tapos ginulpi na ng tatay niya. Yun lang? Pinalo na ng tatay niya? Talagang ganyan, dahil natinig ko po. Sumasali po ako sa contest dati dito, yung radyo-radyo po. Parang pag walang contestant ako yung sinasali. Bawat istorya, bawat tinig na ating maririnig sa programa ay katumbas ng isang buong linggo ng masinsinang pag-iensayo. Ulan muna nagbe-brainstorming kami. Ayan sila, Kayla, yung mga grupo ko. Ano pang magandang... Kung uso ngayon. Kaya naman, ang programa nila ngayon na mamayagpag at tunay na kinagigiliwan ng mga tagapakinig tuwing araw ng linggo. Nidolo ko si Neil Ocampo ng DZMM. Ginagaya ko po yung mahal si Mang Tonyo. Sabi niya, anak eh, magdasal ka laro, sabi ko kay Mama Mary, anak. Tapos mag-tongress niya, ala naman eh, huwag naman pagayanggayan diyan. Siyempre, proud po ako kasi sa dami ba naman ang may talent sa pagkanta. Kasi ako po yung nakapasok dyan sa DZMM, sa radyo. Narinig din ang kanilang mga tinig sa iba't ibang mga programang pangbata sa ABS-CBN Channel 2. Sabi nila na medyo nahirapan na din yung mga matanda kasi minsan pag nagbabasa sila ng script, di ba, minsan malabo na yung mata nila. Yung boss namin, kaya pa namin magpalit ng maraming boses at saka nababasa pa namin yung malino yung script. At dahil na rin sila ay napaka-talented, yung mga dating saling kit, sila na ngayon ang bida, mapa-television man o mapa-radyo. At malay mo sa kanilang paglaki, maging katulad sila ni Martin. May pera sa boses. Ibig sabihin, kung may boses ka, ikita ka. Yan ang pinagpabuhay ko sa mga anak ko, pamilya ko, yung boses ko. Ang programa ng Barkadahan ay inyong maririnig sa DZMM AM Radio sa Istrenta sa inyong talatihitan tuwing araw ng Linggo, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At kung gusto niyong sumali sa Barkadahan, magtungo lamang po dito sa ABS-CBN at hanapin si Mr. Joey Galvez.